Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. At maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio dito po sa siyudad ng Santo Tomas. Sa atin pong pagluhog sa banal na misa, sama natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa narito, ganun din ang ating mga mahal sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagisihan ang ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagbakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitisa ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap na may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayang ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ko, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pagkumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga lagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang
magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal. Kapag wala na siya, saka pa sila lamang mag-aayuno. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Isa po sa hinihingi sa atin po ngayong panahon ng Kwaresma ay ang pag-aayuno. At ang pag-aayuno ay bahagi at isang pamamaraan upang tayo ay maging banal. At sa pamagitan din po ng pag-aayuno ay doon natin lubos sa kikilala yung kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, may mga ilang bagay dapat tayong tandaan habang tayo ay lumalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Una, ang pag-aayuno dapat ay bunsod ng pagmamahal. Balikan po natin yung first reading. Sabi doon sa first reading, tayo ayuno ng ayuno, tayo hindi kumakain, pero parang hindi dinidinig ng Diyos yung ating ginagawa. At nangyari pa, nagkakaaway-away at hindi nagkakasundo yung mga tao habang nag-aayuno. Bakit kaya? Anong problema? Kasi yung kanilang ginagawa ay hindi bukal sa pag-ibig. Kaya magandang paalala po ngayong panahon ng Kwaresma na sana'y yung ginagawa nating sakripisyo, ito sana ay bunsod ng ating pagmamahal. Yung hindi natin pagkain ng karne tuwing Friday, lalo ngayon, sana ito ay hindi lamang basta gaya-gaya, kundi ito'y bunsod ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating sarili. Sana'y hindi dahil ngayon ay uso yung ganito mga sakripisyo, gagawin na natin. Pero yun ay bahagi lamang ng ating panlabas na kaugalian, pero malayo naman sa bunga ng pag-ibig. Naway ang sakripisyo, pag-aayuno, ay tanda ng ating pag-ibig. Ikalawa, ang pag-aayuno ay may kaakibat na kawang gawa. Balikan ho natin yung first reading. Sabi doon, ang tunay na nag-aayuno, ang bunga ay ito. Nagpaparamit sa mga walang damit. Nagpapakain sa mga nagugutom at kung ano-ano pa. Kulang kapag tayo nag-aayuno lamang sa ganang ating sarili. Ang bunga ng pag-aayuno, ito dapat ay nakikita natin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Katulad po ng aking nabanggit kahapon, bakit nga ba tayo hindi kumakain ng karne at bakit nga ba tayo nag-escape ng meal tuwing Friday at tuwing mahal na araw, lalo tigit pag Good Friday, sapagkat hindi lang basta yun pagsunod doon sa hindi pagkain ng karne o ano paman, kundi ang anumang matitipon doon dahil nga hindi ka kumain, yung amount na yon ay dapat itinutulong sa mga taong nangangailangan. Kaya nga, kung ating pong titinang ng husay, ang pag-aayuno ay hindi lamang nakikinabang ay ating sarili, ang ating kaluluwa, kundi nakakatulong din tayo sa ibang tao at naisasalba din natin ang kanilang pangangailangan. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, balikan din natin po yung ating ebanghelyo. Anong sabi ng mga alagad ni Juan Bautista? Bakit, Lord, ang inyong mga alagad ay hindi nag-aayuno samantalang kami ay nag-aayuno? Magandang paalaala, huwag na huwag ninyong ikukumpara ang inyong mga kabutihang ginagawa. Huwag ninyong ipagmamalaki at huwag ninyong ipagyayabang yung mga kabutihan yung ginagawa, bahagi ng inyong pag-aayuno. Walang sintido at walang saysay ang mga bagay na ito
kapag ito'y ating pangipinagmamalaki at ikinukumpara sa iba. Sapagkat yung pagbasa noong Miyerkules ng Abo, gumawa ng kabutihan ng lihim na ang Diyos lamang ang nakakaalam at gaganti sa iyo ng kabutihan. Hari nawa po, naway makamtan natin ang tunay na pagbabago at ang grasya ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. Naway makamtan natin ang buhay na banal at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Para sa mga maghahadog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ng aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kanyanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po. Manalangin yung pangalan, manalangin yung kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang napari na mulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa gubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasala. Bigyan mo kami ngayon ng aming kaya.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalat layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina. Monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng kanyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din na inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at kasama niyo mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inanyayahang mangumpisal at magsisi na ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon, ang aklat dasalan na available sa ating mga tindahan.
Ang susunod pong misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukad ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.